Siyempre. Sino nagtanong yan? Sino nagtanong? Morena or Mestiza? Sabi ni Beth Reyes. Morena tayo, siyempre. Pinay. Filipina beauty tayo. Iba mo kasi yung Joe Malone na Blackberry. Hindi. Yan. Iba mo yan. Tsaka yung... Oo. Pero siyempre, walang tatalo sa Alden Boardwalk Sense. Yan! Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Welcome back to my second YouTube channel. Napakagandang video, di po ba mga Kaldab? Yan po yung video na kung saan mga Kaldab e behind the scene na mga kuha po ng ating mga mamis at mga titas. Talagang shiner ko lang po sa inyo na kumbaga napakaganda, hindi po ba? Talagang pag kumakantay, tumatagos po sa puso at na ang dami naman pong nakaka-relate ng kantang niya. Sino nga po bang hindi makaka-relate sa mga ganyang kanta? Gayong si Mengay po mismo at si Tisoy ang nagpapakilig sa inyo. Sa second video naman po ay kumbaga kaya inulit ko mga Kaldab kasi talagang kakaiba po ito. Kayo na po mismo ang nagsabi na live streaming siya napunta sa interview. Sino nga po ba ang hindi? Alam nyo mga Kaldab, sa interview po kasi ni Tisoy, ito po yung gusto niya. Yung nagtatanong na kontrolado niya. Kumbaga, hindi po kasi katulad ng, well, sabihin na natin mga reporter sa GMA Network na iba yung tanong. Na mape-pressure siya, medyo mag-aalanganin siya sumagot. Hindi po ba? Iba po kasi yung ngayon. Kita nyo naman yung mga sagot niya. Talagang kilig to the bones, di po ba? Yung tipong makukuha mo na ang gusto niyang sabihin. Yung tipong walang dumidikta sa kanya. At wala man lang nagsasabi na ito ang dapat mong isagot. Ito yung dapat mong sabihin sa mga katanungan nila. Yan po yung pagpapatunay na kapag ka, hanapin nyo man ang kanya-kanyang interview ni Tisoy, hindi po ganito ang reaksyon niya. Hindi niya po ulitin yung mga katanungan. Talagang hindi niya, kumbaga hindi na scripted. Kumbaga maririnig mo na kung ano ang ibig niyang ipahiwatig. Malalaman mo na kung ano ang ibig niyang sabihin. Mga bagay-bagay mga Kaldab na ngayon lang po natin nakikita. Na unti-unti na pong ipinaparamdam ni Lambengay at Tisoy na malapit na po talaga ang tamang panahon. Na kung saan mga Kaldab, lahat po ng sagot niya ay puro pabor po kay Mengay. Paboritong pagkain, di po ba? Paboritong merienda. Iyan mga Kaldab, masasabi natin 101%. Pero siyempre, yung iba po hindi pa rin maniniwala. Mas papaboran po nila yung mga taong gumagawa ng fake news. Yung mga taong pilit na pinaghihiwalay, wala naman po silang magawa, hindi po ba?
may pagkakataon mga kahaldab na pilit pong idinidikit ang Alcake kay Tisoy. Dahil nga po nag-live streaming siya, ay patuloy pa rin itong mga, may mga tao po mga kahaldab na masasabi po nating alam nyo na ang aking pinupunto. Pero sila po yung mga troll. Sila lang po yung nagko-comment. Sila lang po yung nagpapakinig. Sa totoo lang mga kaaldab, napakarami pong mga basher o mga may hidden desire kay Tisoy na mas gusto po nila na mas pinapansin sila. Well, alam nyo naman po at nakita nyo sa Itbulaga na kapag si Mengay pwedeng lumapit kay Tisoy. Hindi po ba kasi sasabihin nila nagpapansin lang si Mengay keso ganito, mas ginugusto, mas kumbaga parang ang naglalaong kasi mga kaaldab, mga nababasa ko sa mga social media, ang gusto kasi nilang sabihin na dumidikit na naman puro si Mengay kay Tisoy para pag-usapan na naman siya para ibalik daw yung aldab. Yun po kasi yung pinupunto nila. Pero pag si Tisoy po ang lumalapit kay Mengay, agad-agad may social distancing, physical distancing. Magko-comment agad sa social media na hindi na raw po nasusunod ang social distancing. Keso ganyan, hindi po ba kapansin-pansin nyo naman po na medyo lumilihis na? O, well, sabihin na po natin hindi po talaga magagawang iwasan ni Tisoy si Mengay. Pero pilit pong pinagagawa yan. Siyempre ng GMA management, hindi po ba? Well, pansin nyo naman po mga kaaldab at ramdam ninyo kung nanonood po kayo ng Itbulaga. At siyempre naman mga kaaldab, napapansin ninyo ang mga galawan ng dalawa. Pero kahit ganun pa man mga kaaldab, napakarami pa rin pong kilig moments na napapanood natin sa Itbulaga. Speaking of Itbulaga mga kaaldab, sa mga nagtatanong po sa akin na Mr. Destiny, bakit walang live sa Facebook, sa YouTube ang Itbulaga? Bakit hindi namin yan napanood sa hindi sila nag live stream? Well, sasagutin ko po yan mga kaaldab. Tape po ngayon ang Itbulaga, itong dalawang episode nito mga kaaldab. Dahil, well, hindi ko po alam ang rason, pero positive po mga kaaldab na andun sila Mengay at Tisoy. Medyo tape lang po talaga kaya walang live streaming kayong napanood sa YouTube. Kasi yung iba po nagtataka, ano nang nangyari? Bakit wala pong live streaming ang Itbulaga? Well, kaya nga po, isa po agad tayo sa na mga nalungkot dahil hindi nga po natin napanood sa Itbulaga. Well, yung mga kumbaga yung mga team abroad na nag-aabang, lalong-lalo na po dahil nga po wala silang kumbaga hindi makapanood dito sa Pilipinas ng live. Hindi po ba walang TV? Kumbaga iba kasi yung part sa kanila. O yung iba naman po nasa labas ng bahay, gustong manood sa YouTube, hindi sila nakapanood. Kaya yung iba po nagtanong, live ba ang Itbulaga? Well, tape po mga kaaldab. Sa mga hindi pa po nakakaalam, 2 days po na taping ang Itbulaga. Pero 101% magkasama po sila Mengay at si Tisoy. Yan po yung sisiguraduhin ko sa inyo. Pero pagdating po sa taping kung bakit, hindi ko po masasabi yan mga kaaldab dahil ang sa akin lang po, ang inalam ko lang mga kaaldab kung bakit nga po walang live ang Itbulaga sa YouTube. Yun lang po yung nakuha nating informasyon. Kaya nga po mga kaaldab, dyan sa mga comment niyo sa akin, karamihan po dyan mga kaaldab, pumapabor sa akin. Kasi hinahanap po siya eh. Once na magtanong kayo, upso nga no, bakit nga ba walang live ang Itbulaga? Siyempre nagre-research na tayo dyan. Di po ba? Hindi ko rin po yan napansin. Pero gaya po ng request ninyo, gaya po ng comment ninyo, malaking tulong po yan, lalo na po sa Aldab Nation. Lalong-lalo na po sa mga taong nagpapalaganap ng fake news, agad-agad po
nalilinawan natin. Kumbaga, bago pa siya kumalat o bago pa siya pag-usapan ng todo sa buong mundo, nagagawa na po nating kumbaga basagin. Ang ibig kong sabihin, mga kaldad, inuunahan na natin sila na fake news yung ginagawa nila. Kakasuhan, kumbaga parang natatakot na po sila. Alam niyo po ba ngayon, simula nung nawala na po yung presidente at vice president ng army, medyo hindi na po sila ganong nagpo-post ng, although sabihin na natin hindi agad, hindi na matagal, pag nagpost sila ng edited picture, nabubura nila agad-agad, kumbaga hindi nila pinatatagal. Pero yung iba po kasi nire-re-upload, pero kahit ganun man, eh yung unang nag-upload, eh dinilit niya na. Yung ibig sabihin lang doon, mga kaaldab, eh kumbaga hindi na masyado gumagalaw ng gusto. Yung parang yung makinarya nila ay nasira. Hindi po ba? Nag-a-update sila ng patago. Liban lang kung maglalabas agad siya pagka lumabas at pinag-usapan at medyo kakasuhan sila, doon po sila natatakot. Agad-agad, mga kaaldab, eh binubura po nila yung alam nilang mali. Hindi po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya pakishare po yung video natin, mga kaaldab, sa mga mamis at sa mga titas. Lalong-lalo na po sa mga nagmamahal, kilang Menggay at Katie Soy. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.